young people today are under attack because they are so special in God's eyes. The enemy, sobrang dami niyang plot against the young people. So I do campus ministry, and under us, merong 18 campuses ngayon, all across Metro Manila. Merong top 5 na issues na kinaharap yung mga young people ngayon. Firstly, it's about sexual issues. Second, family issues. Third is Generation Me. Tinawag po tayo ng Time Magazine na Generation Me. And then yung fourth, suicide and depression. Tapos yung panglima, it's about identity issues. Ako rin, personally, nagkaroon ako ng identity issues. Parang hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko sa society, kumbaga sa roles ng society. For me, every time na dumadating ako sa point na nakakalimutan ko yung pagmamahal sa mga tao or nagiging judgmental ako, nagiging condemning ako, pinaalala lang ni Lord sa akin kung saan din ako nanggaling. That I'm also, you know, I was a sinner apart from Christ. And I'm not perfect, pero it's by His grace that we are saved, not by our own good works. Pagdating sa pag-reach out sa mga young people, the main activity are just two things. It's worship and discipleship. And when it comes to people with identity issues, I still believe in the power of the gospel. That it's still the same, that it's the power of God for man unto salvation. So ano man po yung pinagdadaanan ng mga tao, when they hear, they experience the gospel, they will be transformed from the inside out. So to the church na hanggang ngayon meron pa rin ganung cloud sa isip nila, ang prayer ko ay yun, mas makilala lang si Lord tsaka yung puso niya, yung anong nararamdaman niya sa mga tao. Kasi kung hindi natin mamahalin itong mga taong ito, katulad ng pagmamahal sa atin ni Kristo, sino magmamahal sa kanila? So I think the Lord is expecting from us na i-express po yung pagmamahal natin sa mga tao, whatever label they may have in their life.